Ayan po mga Majer. So, dito po sa ating kingpin, ang sira na po niya yung bearing at yung bushing po dito ay medyo okay pa. So may kaunting kalug lang. Pero kung ito po ay papalitan na talaga at wala namang nabibili na bearing lang. So ang kasama po yan ay talagang kingpin kit, isang set. So ayan po mga Majer, ganyan lang po ang pag-check ng kingpin kit kung okay pa or papalitan na. So ayan po mga Majer, magandang araw po sa inyo at welcome na naman po sa ating YouTube channel. So for today's video natin mga Majer ay i-share ko sa inyo kung paano ba malalaman kung sira na ang kingpin kit ng isang truck. So ito po ay tanong ni Majer Franklin Galamay. So ayan po, Majer Franklin Galamay, ito na po yung iyong tanong. Nag-reply na rin naman ako kung paano gagawin. So ngayon po ay gagawa ko ng video kung paano i-check yung kingpin kit kung papalitan na or sira na. So naghanap po ako ng isang truck na medyo may tama na yung kingpin. So ayan po mga Majer, panoorin niyo po ang video na ito at sana po ay magkaroon kayo ng idea at sana po ay makatulong din sa inyo at makapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Ayan po mga Majer, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel ay click nyo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong video na i-upload. So ayan mga Majer. So ayan po mga Majer, dito po tayo sa side ng truck dito sa unahan. So ako po ay mayroong jack. So itataas ko po yung gulong ng panguna. Kahit isa lang po ang itataas ko. At para ma-check natin. So dito ko lang po ilalagay yung sa leaf spring or mulye. So ilock po natin yung dito sa baba. Gumamit po tayo ng tubo para mapaangat. So ayan po mga Majer, paangatin lang natin yung gulong. So ayan mga Majer, ibababa ko muna at para may pakita ko sa inyo din sa dito sa may kingpin. So ayan mga Majer, kung mapapansin nyo, may clearance na yung dito sa may lagayan ng shim washer. So ibig sabihin po yung bearing ay medyo na yupi na. So ngayon po ay angat ko ng mga Majer para makita nyo. So ayan po, ito po ay maglalapat siya pag iniangat natin. Pangatin lang po natin yung gulong. So ayan, nakaangat na po yung gulong. Umiikot na. So ngayon, i-check natin kung paano yung pag-check. So ayan mga Majer, dito sa gulong. So itutulak po natin ang patulak. Yan, medyo sa higit. Yun lang po yung mararamdaman nyo na may alog. So ayan po mga Majer, kung pag inialog. Ayan po, yung sa ilalim, yung bearing niya ay angat na. So lagyan ko po ilaw. So ito po yung mga Majer yung bearing. So yan po ay angat na oh. Nakaangat na, may clearance na. Dapat po yun ay walang clearance para maganda yung play ng bearing at hindi nagagasgas itong sa may lagayan ng bearing.
Ayan po mga Majer. So dito po sa ating kingpin, ang sira na po niya yung bearing at yung bushing po dito ay medyo okay pa. So may kaunting kalug lang. Pero kung ito po ay papalitan na talaga at wala namang nabibili na bearing lang. So ang kasama po yan ay talagang kingpin kit, isang set. So ayan po mga Majer, ganyan lang po ang pag-check ng kingpin kit kung okay pa or papalitan na. So, gagamit lang po kayo ng jack para may angat yung gulong. At ngayon po ay tapos na ang ating video. At ibababa na natin. Ayan. So ayan po. Nung naibaba ko na ay may clearance na po siya dyan. Oh. So papalitan na po talaga yan. So ayan po mga Majer, hanggang dito lang po ang ating video at sana po ay meron kayong natutunan kahit kaunting kaalaman sa aking ibinahagi. So ayan mga Majer, ganyan lang po ang pag-check ng kingpin kung sira na o papalitan na. So ayan mga Majer, kita-kita lang tayo sa susunod na video at kung di pa kayo nakasubscribe ay subscribe na kayo at click na rin ang notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong video na i-upload. Shout out Luigi. Hey, Mama Jer. Bye-bye.